Kung tatanungin kayo, ano ang priorities mo sa buhay or sa buhay? Ito ba ay ang pagkain, clothing, drinking, housing, protection, security, insurance, partner, or family? Or ano pa bang mga kailangan po natin, priorities natin sa buhay natin? Ngayon po. So, kapag di nangyari ang expectation natin, magsisimula na tayong mag-alala. Tama po ba? Diba? In-expect po natin na sa araw na ito ay magkakaroon ka ng financial para sa pambayad mo sa bill mo. Ayan. Pero dumating yung pagkakataon na hindi dumating yung sa araw. So, doon po nagsisimula. Po. So, sa ganitong sitwasyon, ano nga ba ang dapat natin gawin? Madalas, hinahanap tayo or humahanap tayo ng mga utangan na may mas lalong malaking dugo. Yun po yung nagiging resort po natin para masolve or mabagyan ng katugunan ng pangangailangan. May mga taong kumakapit sa mga tao na ang kapalit ay ang sariling magkatao para matustusan ang pangangailangan nila. So, yun po. So, in Matthew chapter 6, 25 to 32, kung mapapasa o nabasa po natin, ito po ay tungkol sa Jesus speak about pagans' priority. So, ito po yung mga pagans also means religious. About food, drinks, and clothing. So, kung mababasa po natin, it is about food, drink, and clothing. They run after all these things. They are so much worried about their lives. Amen po. So, nakikinig ka, tingnan kung may katabi ka, tingnan mo yung katabi. Mukha ba siyang pagan? Lagi ba siyang masipan malisa? So, kung i-explain ko or bigay ko po sa inyo yung meaning ng pagan, pagan, a person's only religious belief other than those of the main world religion. So, yun po siya. So, umalaw po siya sa paniniwalaan niya. So, sa pag-uusapan po natin ngayon, yung pag-aaralan po natin, ang sinabi ni Jesus sa Matthew 6:33, po, na kung ano ang mas dapat nating bigyan ng halaga. Okay? So, ihanda po ninyo or ihanda po ninyo ang buhay na ito. Nasa gayon, is hindi lamang po tayo nakikinig, kundi na isusulat po natin yung mga importanteng bagay na dapat po natin maunawaan sa pag-uusapan po natin. Ang title po ng ating pag-uusapan ay Understanding the Kingdom of God. So, Matthew 6:33, part, we start. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, yan po ang title. Ang text po natin sa araw na ito. So, yan. Next, so yan po. Sabi po sa text natin, but seek. Sabi po dyan, but. Is used to introduce a response expressing a feeling, such as surprise or anger. So, but. Yan po ang but. Kumbaga, sa lahat ng pinagkakamalahan natin, Jesus is interrupting us
Busy sa mga bagay-bagay na nasa paligid mo. Pero si Jesus lumapit sa kanya. Bakit? Seek first His kingdom, sabi niya. Kasi busy ka eh sa mga kung anong mga bagay. Pero sinabi niya, but Jesus introduced a response expressing a feeling such as surprise or anger, depending po yan. So Jesus gives an idea for interrupting us dahil may gusto siyang i-introduce o dapat natin malaman na mas lalong mahalaga kaysa sa mga ginagawa natin. Next. Seek means attempt or desire to obtain or achieve something. So may hinahanap ka, diba? Seek means to search or explore. Ayan. So ang synonyms po niya is try to obtain, pursue, go after, strive for, go for, push toward, work towards, be intent on, aim at for, have as a goal. Ayan, may goal. Hinahanap. Have as an objective to try to discover as by studying to go in search of. Next. Seeker must have a desire to know and possess a passion for the object of their search. So yun, kung naghahanap ka, pag sinabing seeker ka, hindi ka, kumbaga may desire ka to know. May desire ka na makuha mo yung hinahanap mo. I mean po. So, ang tanong, seeker ka po ba? I mean po. Hindi yung contento ka lang sa mga bagay-bagay. But, merong pinapahanap si Jesus. Seek also means to be diligent or hard work. Yan, so diligent or hard work. Dedication to and to preoccupy oneself with what which one is seeking. So pinaghihirapan mo na mahanap, may dedikasyon ka na maintindihan or maunawaan yung isang bagay na inirepresent sa iyo. So Jesus said, but seek first. First means coming before all other in time. So, ibig sabihin po pala, pag sinabing first seek, but seek first, is kailangan maunawaan ka na yung bagay na pinapahanap. So, mauna na muna mong gawin ngayon bago yung ibang bagay. So, what's the point? Jesus said, but seek first His kingdom. So, which means the kingdom must be pursued, studied, and understood, and learned. So, kailangan pa lang natin maunawaan ang kaharian. Kaya sabi niya, but seek first His kingdom. Diba? Seek first His kingdom. So, ano pa yung kingdom? So, kailangan pa lang natin siya i-pursue, i-studied, pag-aralan, maunawaan, at matutunan. So, are we aware about the kingdom that Jesus wants us to seek? First, aware ba tayo? What is our idea, concept about the kingdom na sinasabi ni Jesus? Bakit? Because this is the priority of Jesus. Jesus preached the good news or gospel of the kingdom of heaven. Preach po niya yan. So kung mapapasa po natin sa Matthew 4:17, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. So ito po yung first thing na ginawa ni Jesus nung nagsimula po siya magpangarap
or magpahala. Sa verse 23, Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogue, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. So, iyan po. Amen po. So, bago po siya nagpagaling, nagpahayag muna siya ng mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos. So, yan po ang priority ni Jesus. Kung bakit po siya pinapunta rito. Sabi po sa Luke 4:43, "But he said, I must preach the good news of the kingdom of God to other towns also, because that is why I was sent." Amen po. So, yun po yung dahilan kung bakit po siya pinag-iutusan para po ipahayag ang kaharian ng Diyos. Yan po ang priority po ni Jesus. Amen po. So, other groups. Jesus restored what Adam lost in the beginning. Kaya kung mababasa po natin iyan, 1 Corinthians 15:45. "So it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam, a life-giving spirit." So yan po siya. Ayun po. So na-restored po ni Jesus Christ yung spirito na nawala sa'yo. Saan? Sa panahon ni Adam. Noong Genesis. Sa 1:26. Sabi po dyan ng Diyos. Sa verse 26 ng Genesis chapter 1. "Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So yan po. Priority ni Jesus na ma-restore kung ano ang nawala ni Adam. Kaya siya yung tinawag na last Adam. Ano bang nawala kay Adam? Ang kaharian. Sabi nga, ano bang nawala kay Adam? Yung kaharian na ipinagkatiwala ng Diyos kay pinagkatiwala ng Diyos kay Adam. Kaya kung mababasa dito sa Luke chapter 4 verse 5-7, yan po natin nalaman na ano ba yung binigay ng Diyos kay Adam na napunta kay Satanas. Amen po. So chapter 4 verse 5-7. Luke chapter 4 verse 5. "The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, I will give you all their authority and its splendor, for it has been given to me, and I can give it to anyone I want to. So if you worship me, it will all be yours." So ano ba yung sinasabi ni Satanas kay Jesus nung ipakita niya ang lahat ng kaharian, authority and splendor na ibinigay sa kanya? Sabi doon, "For it has been given to me." Sino yung nagbigay sa kanya? Amen po. So kung babalikan po natin sa Genesis, sino ang nagbigay sa kanya ng kaharian? Ito po yung panahon sa Genesis chapter 3 na naibigay ni Adam kay Satanas ang kaharian na ipinagkatiwala ng Diyos Ama sa kanya. Kaya nga po, dito sa mundo,
siya po ang nangyari sa kanya. O, intindihan po natin. So, next slide po tayo. Ano pa po ang priority ni Jesus? As Jesus sent out the 12 disciples and the other 72, diba? Kung matatandaan natin itong nabasa po natin ng Bible, is sa Matthew 10:7, is isinend po niya or sinend out po niya ang 12. So, ang instruction po or ang instruction po ni Jesus sa 12 disciples, as you go, preach this message, the kingdom of heaven is near. So, yung mga disciples po niya, sinend po niya yung 12. Yan po ang instruction po niya. Sinabi niya, as you go, preach this message, the kingdom of heaven is near. Yan ang din po sa 72 na isinend po ni Jesus. Nung panahon na yun, sa Luke 10:9. Sabi po niya doon, heal the sick who are there and tell them the kingdom of God is near. So, ibig sabihin, priority of Jesus is to preach the gospel of the kingdom of God. Jesus preached the kingdom in parables. Kaya kung makikita po natin ang lagi po yung bibig ni Jesus, ang pag-aaral ng Diyos ay katulad ng bito, katulad ng ganyan, katulad ng buto ng mustasa, katulad ng isang basa ng harinan, katulad ng lambat. He preached about the kingdom. Jesus preached the kingdom in parables. Bakit? Kasi nga, di ba, napag-usapan natin kanina na kung seeker ka, pag narinig mo ang isang idea, at seeker ka, hahanapin mo kung ano ang kahulugan mo. Ako, hindi ka mananatili sa bagay na kung ano lang ang kahulugan mo. Sabi nga po sa Matthew 13, verse 13 to 15, this is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing but never understand. You will be ever seeing but never perceiving. For these people's heart has become closed. They hardly hear with their ears and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Amen. So, nagpipreach po siya ng kingdom in parables for them na kapag ikaw ay tinamaan or na naging interesado ka sa sinasabi niya, anong gagawin mo? Diba? So, hahanapin mo yung bagay na yun. Uunawarin mo. Ipuporso mo naman yung pindihan mo. Yung kaharian niyo. Anong ang kaharian niyo? Diba? Ganun po yung gagawin. So, even Paul, si Pablo, verse Paul, ang priority po niya is to preach the kingdom of God and talk about the Lord Jesus Christ. Kung babasahin po natin siya, babasahin po natin siya sa Acts 28, verse 30 to 31, sabi po rito, ito po yung panahon na si Paul ay naka-house arrest. So, sa kanyang own rented house. So, sabi po sa Acts 28, verse 30 to 31, for 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all of them who came to see him boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus.
ourselves. So, yun po yung sinabi niya. Amen po. So, ibig sabihin, bago po niya ipinakilala ang Panginoong Jesucristo, ay ipinahayag muna niya ang kaharian ng Diyos. Malinaw po ang sinasabi rito. Boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ. Amen po. So, nagpahayag po si Pablo tungkol sa paghahari ng Diyos. Amen po. So, priority of Jesus Christ is for the fulfillment of the prophecy and the will of the Father. So, yung punong gusto mangyari po ni Jesus. Kasi pinapunta po siya rito sa mundo para po ipahayag ang paghahari ng Diyos. Amen po. So, sabi nga po dyan sa Daniel 2, verse 44, sa Old Testament po tayo. In the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever. Amen po. So, magsiset up po ang Diyos ng kaharian na walang sino man makakasira. Amen po. At hindi po ito iiwan sa tao. At wala pong kaharian na pwede sumira sa kaharian. Amen po. So, sabi pa nga po sa Revelation 11:15 sa New Testament, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Messiah, and He will reign forever and ever. So yun po ang priority, ang concept ng God, the Father, is to restore the kingdom of God here on earth. Amen po. So because this is the only solution to the problem of all mankind. Lahat po tayo dito sa mundo ito, ano ang solusyon sa problema? Amen po? Is ang kaharian ng Diyos. So hindi po natin maintindihan ito because we are living in a democratic form of government. So ang nais po ng Lord is to set up His kingdom in our mind. Nasa gayon, hindi po tayo, kumbaga, hindi po tayo nakatutok sa kung ano-ano yung bagay. Maintindihan po natin ang tungkol sa kanyang kaharian. Next is, because our Father in heaven want to reveal the secret of the knowledge of the kingdom of God to you. Sa'yo. Gusto niya i-reveal ang sikreto ng dami ng Diyos. Kung mabasahin po natin yan sa Matthew chapter 13 verse 11, ganito po ang sinasabi. He replied, the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you but not to them. Amen? So, ibig sabihin po, sa mga taong sa mga taong seeker na gustong maintindihan ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Sekreto po ito. Na ikaw lang at ang Ama sa langit sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ng kanyang anak na si Jesus, siya naman po magpiripinto sa iyo. Yan yung bagay na hindi basta-basta. Maaring matagpuan ang simbahan na gusto mong puntahan. Pero ang sekreto na kaalaman tungkol sa kaharian ng Diyos, siya lamang po ang magbibigay ito sa iyo. Pero sana ay maintindihan po natin yun. So when Jesus needs us to seek His kingdom,
Kasi gusto nga po niya, gusto po niyang malaman natin yun. So because our Father in heaven has been pleased to give us the kingdom, sabi po niya sa Luke chapter 12 to 32. Sabi po dito, do not be afraid, little flocks, for your Father has been pleased to give you the kingdom. So wala pa lang ibang gustong ibigay ang Ama natin sa langit sa'yo, kundi ang kanyang kaharian. Hindi lang niya gustong mapasayo yung gusto mong bagay, kundi gusto niyang ibigay sa'yo ang kanyang buong kaharian. Amen po. For us to understand and explore it, and He will anoint us to become His representative here on earth. Sabi po ron sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach the good news to you. For He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of the sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. So yan po ang gusto ng mangyari ng ating Ama sa langit. Yung maranasan mo o maipahayag sa iyo ang katang mabuting balita sa mga mahihirap. Sa poor, which means yung aariin mo yung sarili mo, walang wala ka. Na kung ano man yung possession is nothing in the eyes of the Lord. To proclaim freedom for the prisoners. Ano mang hulungan o meron ka, malalayarin ka niya. What you understand is kingdom. Ano mang kabulagan sa iyong paningin, sa iyong paniniwala na hindi makakakit na sinasabi nila na mamamatay, pinanganak kang ganito, mamamatay kang ganito. Bubuksan niya yung paningin kapag naunawaan mo ang kanyang kaharian. To release the oppressed, kung nakatulong ka sa mga bagay-bagay sa sitwasyon ng buhay mo, alalayarin ka. To proclaim the year of the Lord's favor. O, na kung saan, sa panahon na to, sa oras na ito, kung bibigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na unawain ang mensahe ng kaharian ng Diyos, hanapin kung ano man ito. May pabor kang tatanggapin sa Kanya. Amen po. So, yun po. So now, back tayo sa ating text. Jesus said, but seek first His kingdom. Bago natin alamin kung ano ang kingdom, ano muna ang ibig? Kingdom. O, para mas maging malinaw po sa atin. Kingdom is not. Ano nga ba yun? Kingdom is not a religion. Hindi po ito religion. Hindi po. Hindi po ito kulto. Ang kaharian ng kingdom is not church building na yung iba ginawa na nilang kaharian yung mga simbahan na kung saan sila ng doon. Hindi rin po ito theology. Anong hindi ito doktrina? O, hindi rin po ito ministry na siyang ginawa ng kaharian na ikaw ang hari doon sa ministry ng America. Hindi rin po ito organization. Hindi ito movement. Hindi ito trending na uso-uso lang. Ngayon, uso ang usapin tungkol sa healing, sa pagka-healing ng malakas na tulong. Healing din ito doon. Pag prosperity, prosperity. Hindi po ganun. So, kingdom is not networking, hindi po siya paramihan ng membro. At hindi rin po ito salvation.
para sa para maintindihan po natin, salvation is a process for you to be saved. Okay po, unawain po natin. Salvation is a process for you to be saved. So, para magkaroon ka ng saved, para magkaroon ka ng kaligtasan, kailangan dumaan sa proseso kung saan ka dapat alisin at iligtas para maintindihan po natin. Amen po. Na kung saan yung kaharian ng Diyos ang kailangan mo para magkaroon ka ng salvation. Amen po. Aminan po sa akin yan. Yan po yung mga bagay na hindi po kingdom. So ano ang kingdom? Kingdom is a country whose ruler is a king or queen. So, the spiritual world of which God is king, by Merriam-Webster. So yan po ang sinasabi ni Merriam-Webster. Kingdom is a form of government. Para sa hindi po nakakaalam, it is a form of government. The sovereign rule of a king over territory or domain, impacting it with his will, purpose, or intent. Or, kingdom is, para maintindihan po natin, ang Greek word for kingdom is basilia. So, kailangan po natin malaman kung ano po ang kahulugan nito sa Greek word, sa Hebrew word, kasi para malaman po natin yung origin po ng mga word nito. Bakit po kingdom ang pinag-usapan? Ano ba yung binanggalingan ng mga words nito? Hebrew word for kingdom is mamlaka. Mamlaka. Yan po siya. Sa Greek word is basilia. Sa Hebrew word is mamlaka. Hebrew word for dominion is rada. Kasi kung maintindihan po natin, kung babalikan po natin ng Genesis 1.6, hindi po doon binabanggit yung ibinigay po ang kaharian ng Diyos kay Adan. But ginamit po ang word na rule over, reign, or dominion. Amen po. Pero ang pinanggalingan po, ang root word po na ngayon is about kingdom. So yan po. Kingdom, translated word means dominion, sovereign rule, kingdom, reign, or royal power. So yan po ang pinanggalingan ng dominion, rule over, or reign pagdating po sa Genesis 1:26. Para maunawaan po natin na ang tinutukoy po doon ay kaharian ng Diyos, hindi po kung ano-ano. Para mas maging malinaw po sa atin. Kingdom is, in biblical text, the word kingdom as used by Jesus refers to God's will executed. Now, God's jurisdiction, God's heaven's influence, God's administration, God's impact and influence. So, yan po siya. Yan po ang kingdom. So, sa paposa, meaning ng kingdom is the governing influence of a king over his territory, impacting it with his personal will, purpose, and intent, producing a culture, values, morals, attitude, and lifestyle that reflect the king's desire and nature for his citizen. So, lumilinaw po ba bakit sinabi po ni Jesus sa Matthew 4:17, sinabi po ni Jesus sa Matthew 6:32, but seek first his kingdom and his righteousness. But seek first his kingdom and his righteousness. Diba? And all these things shall be added unto you.
Kasi, kailangan maintindihan natin or malaman natin ang dahilan ng kahulugan ng kaharian. Na ang kaharian pala is the governing influence of king over his territory. Ano ba ang teritoryo ng Diyos? Ang kanyang teritoryo ay ang kaharian ng langit na hindi pa natin nakikita. Pero lumikha po siya ng lupa. Langit at lupa. Meron po. Physical heavens. Nakasunan nakikita po natin sa heavens ang buwan, ang mga biglin, ang kalawakan. At ang lupa, which is a physical earth, na kung saan natin ang lahat ng kanyang nilikha. Meron po. Na kung saan ang langit at lupa ay teritoryo ng Diyos ng ating hari. Na kung saan sa kanyang pag-govern or pamamahalan is ini-influensahan po niya ang kanyang teritoryo ng kanyang personal will. Kung ano ang purpose po niya, kung bakit kanya nilikha at kung ano ang intention niya, kung ano ang iniisip niya, kung ano ang kalooban niya, yun yung gusto niyang mangyari sa iyo, sa kanyang mga likha. So kaya nga po, impacting it, which means tutuluan ka niya, i-impact niya sa iyo, i-imprint niya sa iyo kung sino siya, kung ano siya. I mean po. So producing a culture. So kung ano ang kultura ng kaharian ng langit, yun dapat ang kultura ng mundong ito. Kung ano ang values, moral values, kung ano ang attitude ng Diyos, kung ano ang lifestyle niya, dapat nagre-reflect saan? Sa nature ng kanyang mga nilikha. So, ayun po. Amen po. So, nagkakaintindihan po ba tayo? Naintindihan po ba natin kung ano ang kaya ng Diyos na gusto po niya maintindihan po natin. Amen. So, nandiyan ka pa po ba? Say amen. Nandiyan ka po. Huwag kang matutulog dahil ito'y napaka-importante. Amen po. So, ang kaharian ng Diyos is not ruled by prime minister or a president. Hindi po siya pinamumunuan ng presidente or prime minister. Ang namumuno po ay ang hari. Amen po. So, ano pa yung susunod? Kingdom principles of a king. Para mas lalo po natin maunawaan. Una, a king is never voted into power. Hindi po siya ipinupoto para maintindihan po natin. Amen po. So, hindi po siya katulad ng president o prime minister na kailangan po natin ipoto. Amen? Yan po ang principle ng isang hari. Amen po? So, next. A king's authority is by birthright. So, hindi po siya ibiniboto. Pero ang pagiging hari ay nakukuha sa pagiging sa anak. Amen? Tumilinaw po ba? Sabi po sa Isaiah 9:6, for us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Father, Prince of Peace. So, ayan po. So, ibinigay po ang anak, ang sanggol. For us, a child is born. To us, a son is given. Ang anak. Amen? Para po mamahalan. So, ang king is by birthright.
hindi mo makukuha ang kingship kung hindi ka anak. Amen po. Para sa kaalaman po natin, ano pa ang kingdom principles? A king is cannot be bought out of power. Hindi mo po maaalis ang isang hari. Amen? Sa earthly king, paano po natin maaalis ang isang hari? Sa pamamagitan po ng ubusin mo yung lahi ng king na yan, maaalis sila. Yung mga anak, yung mga kapatid, yung mga anak, pag sila ay mamatay, hindi na mag-aray ang kanilang lahi. But, ito po yung kakaiba. Kung ilalagay po natin ito sa sitwasyon ni Jesus, kung nababasa po natin yung panahon na si Jesus ay ipagkano, ang mga Pariseo po ay nag-usap-usap upang ipapatay si Jesus. Bakit po? Ang kalaban po ni Jesus hindi po ang Roman Empire, kundi ang mga religious leader. Sila po ang nagpapatay sa kanya. Para ano? Kasi bakit? Kasi si Jesus po, nung siya ay nag-exist at nangaral, is dinideclare po niya ang sarili. Sa pagkakaintindi po nila, is dinideclare po niya that he is king. At sa isang bansa, hindi po pwede ang may dalawang hari. Kasi nagkakahulugan po ito ng gyera or treason. Yan po ang capital punishment kaya nga po siya pinag-crucify. So ano pong ginawa nila? Pinagbotohan po nila. Sinabi po ni Caiaphas na dapat isa lang ang mamatay. Guys na ang buhay ang mag-suffer. So ano pong ginawa nila? Ipinapatay po nila si Jesus by hanging on the cross. So hinang po nila sa Jesus, pinako sa krus, crucify. Pero dahil po siya ay ipinanganak na hari, ano pong ginawa ng Diyos? After 3 days, binukay po siya. Para ano po? Para siya, para mangyari po yung sinabi sa Revelation na he will reign forever. Siya po yung nag-iisang harap. Hindi po yung sa Daniel 2:44, hindi po iniwan kung kanino. Kasi nung mamatay po siya, muli po siya mamatay. At hanggang sa ngayon, he is our king. Amen po. So, a king's word is a law in his territory. Yan po isa pa sa mga prinsipyo ng hari. A king's word is a law in his territory. The word of the king becomes a law. A law. And even the king himself abiding in it. Amen po? So, ibig sabihin, ang salita ng hari, yung sinasabi po natin noon, na ang salita ng hari ay hindi makabali. Amen po? At even ang hari abided po sa kanyang salita. Ano po ang example ng prinsipyo ng ating Diyos? Tatanong ko siguro, nagtatanong po kayo sa panahon ni Adan at Eva. Kung hindi sa, kung siguro nakialaman ng Diyos, binigitan ng Diyos, nasisipatuloy ang Diyos. Kung nakialaman ng Diyos, sa pagsubok or pagkagat ni Emma at ni Adam sa prutas na nagbibigay ng karunungan sa masama at mabuti, hindi po sana naging masama ang mundo nito. Amen po. Siguro marami po sa atin nagtatanong ng ganun. Pero dahil niya po ang ating Diyos sa pagkakas,
kasama sa namin ay hari. Amen po, para maintindihan po natin, even his word, word is a identity siya. Kasi nagsabi na siya eh. Nagsabi na siya ng batas. Makakain ninyo anumang bunga ng punong kahoy sa halaman ng ito, maliban lamang sa puno ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama, at sa punong kahoy na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So nag-decree na siya. Sinabi niya na, nabawal iyon. So, because of his integrity bilang hari, hindi siya nakialam sa desisyon ni Adan at ni Emma. Amen po. Amen. So, nilikha po tayo ng Diyos na meron pong free will. Amen po. Para maintindihan po natin. May free will po tayo. Amen po. So, binigyan po tayo ng karapatang mag-desisyon sa gusto po natin gawin. Hindi po tayo nilikha bilang robot na gaya ng sinasabi ng iba. You can do what you want. Pero kung susunod ka sa batas ng Diyos, hindi ka mapapapak. Amen po. So, hindi po sinaklaw ng Diyos ang sariling desisyon. Binigyan kanya ng option. Binigyan niya tayo ng option. So, hindi siya nakialam kasi alam niya sa tanas na kapag nakialam siya, masisira siya bilang isang hari. Amen po. Malinaw po ba sa atin? Like, isa pa kong example ng pagiging hari. Kung matatandaan, mababasa po ninyo ang istorya ni Daniel noon sa Lion's Den. Diba? Dahil sa sunsod ng mga kasamahan ni Daniel, pinakain siya sa leon. Pero mababasa rin po natin doon na bago nung ipapasok na siya doon, ang hari ay gumawa ng paraan at hanap ng mga batas kung paano maliligtas si Daniel doon sa Lion's Den. Pero dahil kasi nagbitaw na siya ng batas, wala na siyang magawa at wala rin batas na pwede magligtas kay Daniel. Amen po. Kaya wala siyang nagawa. Pero dahil sa integrity po ng hari, hindi niya pwedeng balihin ang kanyang sariling salita. So yun po, maintindihan po sana natin yung na napaka-importante sa Diyos or sa hari ang salita. Amen po. Yun po yung tinatawag siguro natin palabra de domo. Amen. So next, kingdom principles is a king personally own everything in his domain. So kapag ikaw ay hari ng isang lugar, lahat ng bagay na nato ay pag-aari mo. Amen po? So pag-aari ng hari lahat, properties, building, cars, wealth, land, everything, and even owns the people or his citizen. Pag-aari niya po maging ang tao. Amen po. Kaya kung nabasa po natin sa panahon ni Abraham at ni Isaac nang pumunta sila sa isang bansa, hindi ako nagkakamali, sa Egypt, eh sinabi po ni Abraham na pag pumasok tayo sa bayan, ay sabihin mo kapatid mo ako. Ganun din po ang ginawa ni Noah.
Sa Romans 10:9. Next, the king chose us who will be his citizen in his kingdom. To be righteous means